Patay sa pananambang ang isang pulis na nasa PNP Internal Affairs Service. Humingi naman ng tulong ang Philippine Coast Guard sa mga marino para hanapin ang mga mangingisdang halos isang buwan nang nawawala. Yan at iba pang balita mula sa probinsya sa report ni Jamie Santos. Mag-iisang buwan na mula nang mawala ang 13 mangingisdang taga Mariveles, Bataan sa bahagi ng Recto Bank na malapit sa Scarborough Shoal. Kaya ang Philippine Coast Guard naglabas na ng notice sa mga marinong nasa bansa para tumulong sa paghahanap. October 28 nang maglayag ang mga mangingisda. November 6 nang makasalubong nila pauwi ang malakas na alon at hangin bunsod ng Bagyong Kiel. Nasagip sa karagatan ng Subic, Zambales ang isa sa mga mangingisdang si Angelito Epetito Jr. Sa kabila nito, hindi naman nawawala ng pag-asa ang mga kaanak ng mga mangingisda. Pinagbabaril ng mga salaring na kamotorsiklo si Lieutenant Colonel Joey Pasito Yape Jr. sa Cebu City. Ayon sa pulisya, naglalakad pa uwi si Yape kasamang asawa ng barilin sa Mulavi Street. Dead on arrival sa ospital si Yape. Ligtas naman ang kanyang misis. Blanco pa ang mga otoridad sa motibo sa krimen. Naka-assign sa PNP Internal Affairs Service si Yape na nag-iimbestiga ng mga irregularidad o maling gawain ng mga pulis. Sa General Santos City, tinangay ang mga gripo ng Lagaw Central Elementary School. Hindi pa matukoy kung estudyante o outsider ang tumangay. Wala raw security guard sa paaralan. Dahil dito, nagkanya-kanyang paggawa ng lababo ang mga magulang at guro sa mga silid-aralan para may magamit ang mga estudyante. Jamie Santos, GMA News.